Magandang umaga po. Magandang araw po sa inyo lahat. Katatapos lang natin magtanggal ng mga tuyong damo. At itong mga halaman. Sobrang init dito. Ha? So, pakikita ko lang sa inyo. Dito, kung ako'y nakakapagtanim, bakit sa Pilipinas hindi? Sa sobrang init lang ho, kaya natatalo ng init ang halaman. Pero sa Pilipinas po, ayan, medyo nagmamahalan ang bilihin. Dito man po, mahal din ang bilihin. Eh, hindi naman po problema ang mahal ang bilihin eh. Ang problema po kung may pambili tayo, para makop up natin yung mahal na bilihin. So para makapagbawas tayo ng gastos, pwede po tayo magtanim-tanim. Lalo na ngayon, ang problema natin dyan sa Pilipinas ay tungkol sa agrikultura na pangunahing layunin na maiangat ng ating pamahalaan. Kung dito po nagagawa natin makapagtanim, kahit nasa mainit na sikat ng araw sa disyerto, nakakabuhay pero talagang alagaan, namamatay, nabubuhay, tanim lang. Lalo dito, ang kalaban natin dito, yung lupa natin hindi naman fertile soil. Mga kung anong anik-anik lang ito na karton na pinaghalo-halo ko sa lupa. O at least nakakasurvive. Ayan o. So ito, itinanim ko yung patula. Ha, sa paso. Hindi ko alam kung makakasurvive sa init ng araw. Hukuli. Ha. Dito, may mga tanim akong kung ano-ano. Dito yung sitaw, natuyo. Nagtanim lang tayong bago. Sobrang init talaga. Natutuyo yung halaman. Hindi kaya. Maabot ng 42 degrees hanggang August, September, abot pa ng 52 degrees yun. Eh, ang tolerance lang ng halaman, normally, 35 degrees or less than mga 25 degrees. Yung halos lahat ng halaman. Kahit pa paano, yung kangkong dito nabubuhay. Ayan, nakakailang harvest na kami ng kangkong. Kangkong lang matibay dito. Ayan, oh, nasa bato rin yan, bato. Mga siguro 3 inches na lupa na nilagyan mo ng karton, yung karton na bulok na. Yan. Mahal ang tubig dito, kaya ang ginagawa ko yan, oh, tinapat ko sa aircon. Tumutulo yung aircon. Diretso doon sa halaman. Bawas pandilig, bawas ang gaso sa tubig. Ayan, kung mga pangasigang-sigang lang, minsan nag-iisa kami. Kangkong. Mayroon pa doon, oh. Sa semento lang to. Yan, oh. So kung dito nakapagtanim tayo, bakit sa Pilipinas hindi? Ayan, dami-daming nakatiwawang na lupa na pwedeng pagtaniman. Kung gugustuhin po natin, siyempre, kung hindi po natin pag-aari ang lupa, magpapaalam tayo sa may-ari. O sa pamahalaan, kung sino man ang namamahala ng lupa na yun para mapagtanim natin. Mapakalibangan natin. Kangkong, oh. Ha? Dito o, presyo ng kangkong, mga 750 real. Sa 750 real, siguro more or less 100 pesos sa peso isang tali. O isang tali, yung normal na tali na halos hindi ng tali dyan sa Pilipinas. 100 piso. Kung sa Pilipinas ka bibili ng kangkong, baka naman yung kangkong na yun, maihampas mo pa sa kung sino man ng nagpipreso sa yun, 100 piso isang tali. So baka hindi na matanggap lalo ng mga Pilipino. Hindi, pero dito, tanggap. Tanggap ng mga Pinoy ang kangkong na 750. Yung iba, may mas mahal pa yung iba kasi may pambili. So walang problema sa mahal ang presyo kung may pambili. Sa Pilipinas naman kasi, mahal na bilihin, wala pang ang pambili dahil sabi nga natin, napakaliit ang sweldo ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Kung hindi man sakto, kulang pa para sa pang-araw-araw na pangkain man lamang. Ay papalo yung bahay, bahay, ilaw, tubig at saka other necessities. Lalo't kung nangungupahan, lalo't kung nagpapaari pa ng bata. Kaya, ang isang bagay, kung meron tayong kunting lupa o lugar na pwedeng pagtaniman, kamukha nito, so pwede itong makabawas ng gastos sa isang katamtamang pamilya. Makabawas po ng gastos ng mga bilihin, ng mga pansahog-sahog sa gulay. Minsan, bibili ka ng baboy. Magkano ang baboy? Pansahog lang, mali. Ha? Nung araw kasi ang kangkong, yung mga pansahog-sahog na yan, halos ay bari lang. Siguro kung magluluto ka ngayon ng sinigang na lang mismo, wala na yung gulay. Magkano sibuyas, magkano kamatis, magkano yung sitaw, magkano yung okra,
magkano yung gabi na bibilihin mo? Aba, minsan eh, kung bibili ka ng lulutuin mo, eh, mas mahal pa yung basahog kaysa sa yung bilihin. So ito po ang ating maaaring makatugon sa karagdagan, kung di man makasapat, at least makadagdag na tulong para sa ikabubuhay ng ating mga babae Pilipino. Lalo dito po ang isang priority ng ating gobyerno. Hindi na kailangan mag-import. Baka mag-export pa. Kasi ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa agrikultura. So ang kulang lang natin, siyempre, mahal ang fertilizer, mahal ang pataba, mahal na ng labor. So, tapos, ibibenta mo yung produkto mo mura. So, ito naman, panggamit lang namin home gardening. So ang home gardening natin, makakadagdag ng or makakabawas ng gasto. Ipilit din naman ating makapagtanim ng talbos ng kamuti rito. Yan, simento. So mahirap buhayin kasi matigas ang lupa. Ang lupa, hindi talaga normal na lupa. Pero nakagulay na rin ako dyan. Nakakuha na lang gulay pang sahog ng sigang. Sa isda, yan. Minsan nilagay namin ng pina-steam lang. Ayos na. Yan. So makakatulong kung tayo ay gagawa lang ng paraan. Ang daming lupa sa Pilipinas, lalo ngayon na diyan sa panahon na ngayon, tag-ulan. Itatapon mo lang yung buto sa lupa, tutubo na kung pasarili lang, maliban doon sa commercials. Sa mga commercial agriculture, farming, gardening, iba naman ang labanan doon. Kasi siyempre mga kapital ka, mahal ang labor, mahal ang fertilizer. Ito mga organic lang ito eh. Ang kata mo naman, oh. Ang kata mo yung ginagawa natin lupa, inintay natin matuyo. Pag natuyo siya, sasaba sa lupa, yan. Yan ang magiging lupa niya. Ganyan lang po, oh. Yan, oh. Mga pinag-anuan ng halaman, mga tanim, mga pinag-anuan ng gulay. O dyan lang natin natapon, tabilaan yan. Yan ganyan lang ginagawa natin. Kasi walang lupa dito talagang natural. Ito, natuyo na nga ito. Ito, malasimento yung dyan, ang lupa dito. Yan, malasimento. Parang simento, pag nalagyan ng tubig, pag natuyo, parang sinimento. Ayan. Ganyan lang po, nagtsatsaga lang tayo rito. Mandibangan, pero sa bandang huli, kung mga pansawag-sawag na gulay lang, nakakakuha po tayo. Kaya ngayon, mainit eh. Nung nakaraan, magandang panahon, buhay ang ating mga halaman. So, hintayin natin po ngayon, pagkatapos ng tag-init, ang tag-init dito ay hanggang kasagsaga ng tag-init eh, hanggang September, baga bandang October, para papunta na sa paglamig, katamtamang klima, parang sa Pilipinas. Hanggang December. O January, malamig naman yun. At talo naman ng lamig ang halaman, makamatay din. Kasi ang problema dito, yung hangin, akala mo'y galing sa Parnes ba? Mainit. Mainit. Ako nga, pawis na pawis. Nagtanggal lang ako ng damdam ng mga tuyong dahon. Ang itsura ko ngayon, nakita mo na yun, pawis na pawis ako. So ganyan po. So yun lang po. Sipag lang ng konti. Kunting tiyaga. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may anihin. Huwag natin makabuhay ng halaman ulit. Tuyo to. Tama mo, no? Ha? Tatuyo yung halaman. Pati talong. So, magandang araw po sa inyo lahat. Keep safe. Magtanim po tayo ng ating pang-supplement na ikabubuhay. Salamat po.